Good day, Car Buddies! Nandito tayo ngayon sa Honda Alabang para review ang ating 6th generation Honda CR-V 1.5V Turbo at kasama natin si Sir Franz. Sir Franz, invite nyo naman sila dito. Hi! Pwede po kayong mag-visit dito sa Honda Cars Alabang for reservation and test drive. Pwede nyo lang po akong hanapin. Just ask for Franz. And then, you can reach me at 0915-2746-227. So, ipa-flash na lang naman yung contact information ni Sir Franz. And please don't forget to subscribe our YouTube channel, CarbUPH. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming uploads. So, Sir Franz, pwede na po ba namin simulan itong pagre-review? Naman. So, let's start. CR-V, also known as Comfortable Runabout Vehicle, was first launched noong 1996. And here sa Philippines, CR-V ang unang naglabas ng 5-seater compact crossover SUV. But at its 5th generation, they converted it to a 7-seater compact SUV. And now, we are on the 6th generation, which is more advanced than ever. Dahil aside sa mga advanced features niya, this 6th generation all-new CR-V is also available in hybrid variant. And yes, available ang ating CR-V in 3 variants. The base model, V, the mid variant, VX, and the top of the line, the hybrid variant. And ipost namin sa screen ang current prices ng kada variants. So, screenshot mo na lang. Comment down below, SSD, pagtapos na. Charot! Kung dati, ang top of the line natin ay diesel, unfortunately, na-phase out na siya dahil mas practical and mas eco-friendly na yung mga HEVs. And the hybrid variant will be a video for another day, but today, let's focus on the base model. And as you know, medyo marami nang nag-review ng VX variant or yung mid variant. So, kung gusto mong makompare kung anong pinagkaiba nun sa base model, samahan mo ako at Zaira at i-review natin itong all-new CR-V. If interested ka sa ating base model, this is actually available in 3 colors, the blue metallic, gray metallic, and white pearl. So, let's forward sa ating engine. So, for the V and VX variant, we have the 4-cylinder 1.5-liter VTEC turbo gas engine mated to a CVT which produces 140 PS and 240 Newton meter. If the VX is an all-wheel drive, this V is front-wheel drive only. And sa dimension naman natin, it is 4,691 by 1,866 by 1,681 millimeters and 198 millimeters naman para sa ground clearance. The V and the VX are 7-seater, while the top spec HEV is 5-seater only to accommodate the hybrid battery. And now let's forward sa ating exterior. Front fascia, kung mapapansin nyo, kung i-compare ito sa previous generation, masabi natin mas minimalist yung look niya, yet sporty and medyo rugged. At kung mapapansin nyo rin, kapag tinignan nyo yung unit, mukha siyang singkit. You what? Right? Kasi yan, makikita nyo, under the hood, andyan ang ating sequential turn signal lights na nag-dual purpose na rin siya as DRLs. And sa baba, makikita nyo yan, yung nag-run-through na chrome design natin, which is exclusive sa ating V variant. At sa baba naman ang ating full LED projector headlights. And ang ating grille, black painted. So, honeycomb design na rin siya. And makikita natin dito ang ating Honda logo na may case na siya dahil nandiyan na yung ating ADAS or Honda Sensing. And ang ating lower bumper, ayan, same din. Black plastic with honeycomb design na rin and nakapalibot na yan diretso sa ating fog lights. So yan, let's start sa ating gulong. Ang size ng ating gulong is 235/60 R18 and ang ating mugs ay aluminum alloy. At ito, makikita natin dito, meron ng reflector and black plastic molding with mudguard na rin.
Yung suspension natin sa unahan, MacPherson, sa likod, multi-link, and all disc brake. So, ang ating side mirror is power adjust and power fold. And sa right side naman, meron dong lane watch camera. So, sa right side lang siya na pwede mong gamitin. Kapag may sisingit sa'yo, suggest ko lang gamitin mo yon. Para kapag may sisingit sa'yo, di ba? Hindi mo harangan, tas ikaw pagalit. Oh no! Charot! Okay, going back. Pag ako makalimutan, meron na rin tayong LED turn signal lights. Na pwede mo rin gamitin pag sisingit ka. Charot! Ano na nga, meron tayo ditong chrome design na kapalibot sa ating windows. And meron din tayo ditong silver color na roof rail. Yan ang ating door handle. Bukod sa smart entry siya, as you can see, no? Na-detect niya nandito ako, so nag-unlock siya. Yun, yung one feature. And yun pa, yung isa, kapag nag-walk away ka na, mag-auto, lock na siya. Ito ang ating key fob. Honda. And yan ang features niya. Lock, unlock. Yung sa tailgate. And meron tayo ditong remote start. Yan, try natin ang ating remote start. Lobat siya guys, pero may remote start siya. So tara, doon tayo sa likod. So let's start sa ating antenna. So that is shark's fin. And meron tayong spoilers, black plastic, third brake light, defoggers, and meron din tayong wiper dito. And makita na sa baba ang ating Honda logo. And sa ating tail lights, ayan, all LED na yan. Ayan ang ating LED connecting na yan siya sa ating turn signal lights and then brake lights at ating reverse light. And dito makita natin ang ating reverse camera. So sa mid variant, 360 na siya. And sa baba, makikita na rin natin ang ating lower bumper. May 4-eyed sensors na rin yan and may reflector. So wala tayong visible na exhaust. And let's open ang ating tailgate. Ito na lang. So yan, ang tailgate natin ay powered na. And meron tayo ditong buttons. Ito, pwede mo siyang iset yung height. So hold mo lang yan. Then set mo. Then ito yung isang walk-away feature niya. So pag in-on mo siya, pag detect niyang wala ka na dito, magsasara na siya automatically. So kapag nakataas ang ating mga upuan dito, ang capacity lang nito is 150 liters. Pero pag-fold na yan siya parehas, 840 na. So, ito lang matatagpuan natin sa ating likod. Meron tayong ilaw and meron 12-volt socket. And ito, you have two options. If gusto mo flat surface lang siya, ganyan. Pero pwede mo siyang, yan, kapag gusto mo may second row. Ginagawa! Ang hirap niya ilabas. Dito. Ayan. Okay. So, ito, pwede mo siyang second row. So, sa ilalim nga pala, makikita natin ang ating spare tire. Same lang siya ng sizes. Size sa mga nakakabit. Pagdating naman sa safety features, it has 8 SRS airbags, tire pressure monitor, hill start and hill descent assist, vehicle stability control, ABS with EBD, reverse camera, and rear sensors, and ISOFIX. So, nagtataka ka ba kung bakit 2 million to, even base model lang siya? Well, hindi tayo tinitipid ni Honda dahil this one is equipped with full Honda sensing suit. Like the adaptive cruise control with low speed follow, auto high beam, emergency braking, and the rest will be shown on the screen. And let's not forget na meron din tayong Honda Connect. So be ready. Yang mga yan ay itutry natin sa ating test drive. Featured yan, so abangan. Subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para notified ka kapag may test drive na kami nito. So, si Zara na ang bahala sa inyo sa interior. Bye! Thank you, Ate Mikay, para sa pagre-review sa amin ng exterior. Ngayon naman, reviewin natin yung interior. So, simulan naman natin dito sa door panel ng driver's side. So, yung door panel pala natin here is naka-soft plastic na tayo. And as you can see, guys, meron na tayo ditong leather tsaka silver accent.
So sa mga buttons natin, meron na tayong kasama dito na power folding. And bago pala makalimutan sa inyo guys, may kasama na pala dito sa side ng ating door handle, which is yung memory seat. So if ever na dalawa yung magdadrive ng kotse, salitan, pwedeng-pwede natin iset yung kanyang memory seat dito. So sa baba, may mga cup holders, tapos yung speaker pala natin dito is 8 speakers. So sa upuan pala guys, yung sa driver's seat is naka 8-way power adjust na siya, while dun sa passenger seat naman is naka 4-way power adjust na. So tara, pasok tayo sa loob. Ngayon naman guys, pumunta tayo sa steering wheel. So yung steering wheel pala natin here is naka-leather na. And as you can see, ibang-iba yung kanyang pagka-metal here kasi parang totoo na talaga. Then, ang makita natin dito, syempre yung Honda logo. Tapos yung sa ating mga audio controls, yung sa volume rin nandito. And here naman sa right side is meron tayo adaptive cruise control tsaka yung sa lane keep assist. So, naka-manual yung wiper natin here, pero yung headlight natin is naka-auto. And kung makikita nyo guys, meron ditong button. So, if pinindot nyo yan, yung blind spot natin dito sa side cameras is makikita na natin dito sa infotainment. Mas makikita mo na para hindi ka naman mabunggo and mas aware ka lang sa surroundings mo. Tingnan naman natin kung tilt and telescopic ba siya. So, tilt and telescopic na siya. So, pwede nyo siyang i-adjust kung anong mas prefer nyo sa steering wheel. And bago ko makalimutan, meron pala tayo ditong paddle shifters. And pakinggan naman natin kung ano yung sound ng horn ng ating Honda here. Mo bubusinan! Sa left side naman natin, guys, as you can see, nung mga past videos ko kasi dito sa Honda na na-review is napansin ko na mahilig talaga sila sa honeycomb design, and kahit yung Honda Civic is naka-honeycomb design na yung mga kanyang aircon vents. And meron na rin siyang piano black finish na design here. Tapos ito, kung sunulaksan or sunupatayin. Sa baba niya naman, meron ditong leveling ng headlight, yung sa trunk release, tsaka yung traction control. So overall, ang ganda ng pagkakagawa sa kanya, and yung itsura niya is super duper cool. So ganito nga pala yung itsura ng instrument cluster natin. So yung inches niya is 10.2 inches, and as you can see, yung speedometer niya is nasa right side and yung tachometer naman is yung nasa left side. And parehas yan, meron silang mga information na pinapakita. So para makita natin yung information niya, gagamitin lang natin itong button na to. So ang bilis lang ma-access. So kung magdadrive ka nga, tapos kailangan mo yung mga information na yan, pwedeng-pwede and napaka-daling i-access. So kung gusto niya ng mas mabilis, pwede rin. Diba? Ang galing. Sa right side naman, ganito din. So dalawa yung gantong button. So i-scroll mo lang, or kung gusto mo balikan, scroll up. Ganito pala yung itsura ng taas natin dito, guys. And as you can see, ito pala yung sa mga para dun sa talk features. And tingnan naman natin yung ating visor if meron ba siyang mirror tsaka ilaw. So, meron. And naman natin sa passenger side. So, meron din. Both meron. And meron din tayo lagayan ng sunglasses. Kung, syempre, kung may sunglasses kayo, pwede nyo siya ilagay dyan para mas easy access kung magdo-drive kayo. And ito naman yung sa mga ilaw. So, yan. And sa doors, kung gusto nyo naka-auto, off or on. And yung rear view mirror pala natin dito, guys, is auto-dimming na siya. So, pipindutin na lang natin siya. So, napakadali talaga. And ang ganda nga, dahil kahit base model is may mga ganito na tayong features na makikita dito sa kotse. So, yung dashboard pala natin here is naka-soft plastic na rin siya. And meron na rin tayong tweeter. So, magkabilaan yan. So, tingnan naman natin yung ating inuupuan. So, syempre, naka-leather seats na tayo dito, guys. So, ganda. Gawa nga leather and ang comfy ng feeling niya. May boils na rin pa siyang kasama dito. So, proceed naman tayo sa may pag-love box. So, as you can see, may piano black finish na tayo dito. Tapos, yung honeycomb design. So, buksan naman natin yung glove box. Tingnan natin kung laki ba yung space. So, saktuhan lang yung space natin dito and malalim siya.
So madali lang siya i-open. Ganito nyo lang. Ngayon naman, mag-proceed tayo sa armrest. So as you can see, naka-leather na rin siya. So buksan naman natin siya. So meron tayo ditong malalim na armrest. Then, so meron tayong ganito. If ever na may ilalagay kayo dyan na maliit na bagay, para mas mabilis nyo siyang makuha. So yan lang naman, wala tayo ditong USB port or 12 volt socket. Pero ang dami dating pwedeng ilagay dyan. So sarado na natin. And dito naman sa part na to is meron tayong maliit na compartment. So if ever na coins or di kaya ball pen or cellphone ata, siguro kasha dito. Tapos meron tayong 2 cup holders. And as you can see, meron tayong shift knob here na naka-leather na rin siya. Tapos meron tayong silver accent design na nakapalibot pati dito. So yung ating handbrake pala is naka-electric handbrake na tayo with auto hold. So, meron tayo ditong green. So, pag nakita naman natin na kulay green is econ agad yon. So, matipid sa gas. And sa baba niya, meron tayong hill descent control. So, if ever napababa kayo, pwede nyo siyang pindutin. Mas makakatulong siya na mapasmooth yung pagbaba nyo and mas makapit dun sa kalsada. So, dito, pwede tayo dito mag-wireless charging. And meron na rin tayong type A and type C na USB port tsaka 12 volt socket. So may lagayan pa rin naman tayo dito ng phone. If ever na hindi kayo mag-wireless charging, pwede nyo dito ilagay habang nag-charge. And sa part naman na to guys, meron tayong independent controls which is naka-tri-zone aircon na tayo. So meron din ditong fan sa gitna. So sa mga side na to is meron tayo ditong mga modes tsaka yung sa mga air circulation natin dyan. Sa taas nyo naman is yung honeycomb steel, naka isang linya lang siya dito, tapos yung aircon vents, tsaka yung hazard. So ngayon naman, balik tayo dito sa 9 inches infotainment screen natin. So nung una, akala ko naka-touchscreen na siya, pero kailangan nyo siya dihingan. Aside sa mga nakikita nyong icon sa taas, meron tayo ditong shortcut buttons. Meron tayo ditong trip computer, tsaka yung sa Android Auto and Apple CarPlay. So ngayon naman, dahil nasabi ko na dito sa harap, lahat ng mga nakikita ko, pumunta naman tayo dun sa second row. So tara! So, ngayon naman nasa second row na tayo and ang pinagkaiba lang nitong door panel natin sa harap is naka hard plastic na siya and meron na rin tayo ditong gloss black tapos sa gitna niya naman is pinagitnaan kasi as you can see is yung pa honeycomb natin here. Then meron na rin tayo ditong silver na door handle tapos ang pinakamaganda dito is meron pa rin siyang leather sa armrest. So, maganda na lagay dito, gawa nga naka-leather. So, comfy pa din. So, dito yung dalawang tweeter natin dahil nga 8 speakers tayo dito sa Honda natin. Kayo naman, nasa taas tayo and ang makikita natin here is yung auto-fold na grab handle then yung touch-sensitive nating ilaw. So, favorite ko yung gantong lights guys kasi pwede nyo siyang paglaro. Parang magic. What? And dito is yung another mic para sa talk features natin. And yung headroom pala natin here guys as a 5 flat person. So malaki pa rin naman yung space. And sa knee ko, ayan, tingnan nyo, napakalaki pa rin talaga. So, eto kasing upuan na to kanina is nakasagad siya pa doon. And etong Honda natin is nasa, dito siya sa may side. So, sa may corner siya, so dito siya. So, pag ginanto natin siya, mas mabilis lang natin siya may slide. Parang naglalaro ka lang din. So, meron rin siyang reclined. Ay, sagad na yun. Nakasagad na pala siya. Tapos, kung gusto niyo ng sagad, pwede nga ito. And meron na rin tayo napakalaking armrest kung titingnan niyo pa lang. Pag binaba natin siya, meron tayo ditong 2 bottle holders. So, magkaharapan na yung itsura niya. And syempre, kung may upo sa likod, mas maganda na may aircon rin sila. So, meron na sinama dito yung Honda ng mga aircon vents para sa mga rear passengers natin. And if ever na lowbat yung po na nakaupo dito sa likod, is pwede-pwede sila dito mag-charge sa ating Type-C USB port. So, ngayon, pumunta naman tayo sa third row seat. Ngayon naman, sa third row seat na tayo. And pag-uusapan muna natin yung space is kung mas gusto nyo ng mas maluwag yung sa knee room, is kailangan talaga mag-sacrifice nung nasa second row. Pero ang kagandahan dito is tingnan nyo naman, sa left side pa lang, dalawang aircon na agad. So sa right side, dalawa. So overall, may apat tayong aircon dito. Sa side naman natin here, meron tayong foldable cup holders.
Sa side pala na to, magkabila ang side, meron tayong parang handle here na naka-engrave para mas madali siguro pumasok dito sa third row seat. So, meron din pala tayo dito sa likod na pang-recline. So, pupull lang natin to, tapos pwede na tayo mag-recline. So, para mas comfortable pag long drive, tapos may nakaupo sa third row seat. So, ngayon balikan natin si Ate Mikay para mag-outro. And that's all for our full review sa ating all-new CR-V 1.5-liter V-Turbo. So if interested kayo, contact nyo lang si Sir Franz Cabrera. Ipa-flash namin sa screen ang kanyang contact details. And feel free to visit here at Honda Alabang. And kung makikita nyo, yung katabi namin dito is na-review na namin. Pero guys, as you can see, iba yung kulay nito dahil tinatawag to na Stellar Diamond. And sobrang bago nito sa mata. And yung pagpasok namin dito is napansin agad namin gawa nga sa kulay. So, pwede-pwede rin kayo dito bumisit sa Honda Alabang para makita nyo sa personal yung kotse. And pwedeng-pwede nyo rin panoorin sa aming YouTube channel ang review ni Zara at ni Darlene. And nag-appear na rin ako doon. First time ko nag-appear doon. So, hanapin nyo lang yan. Scroll down. And of course, don't forget to hit like, subscribe to our YouTube channel, and hit that notification bell para laging updated sa mga bago naming videos. And see you on our next videos! Bye! Diffusers, diffusers, hindi, defuggers. So, shout out, so agad. Okay, i-insert nyo ba yun? Yung video na yun? Saglit, saglit lang. Dito naman tayo laging nag-rest ng armrest, so... It's the all new